Magandang araw, kabayor at kaseller. Samahan niyo ako sa bagong episode ng Pinoy Construct Ideas. Ang episode na ito ay pinamagatang, you know, Tagalog yung intro ko tapos English yung title. Anyway, ang title nito ay Checklist and Steps for Land Title Transfer. Kung ikaw ay may title at hindi pa nakapangalan sa iyo, panoorin mo ang episode na ito. Okay, so let's start. So last episode, kung matatandaan nyo, si buyer ay bumili ng lote kay seller. Then nagpa-notarize sila ng deed of absolute sale and pagkatapos noon, ito yung mga documents na dapat meron si buyer. Okay, one is yung deed of absolute sale, two is TCT, real property tax clearance, four is real property tax order of payment and official receipt, five is yung certificate of no improvement, six, tax declaration of real property, seven is yung TIN numbers ng sellers at yung TIN numbers ng buyers, and yung mga IDs. Ninyan dalawa. Okay, seller and buyer that may photocopy ka nun. Okay, let's start. And wait, for this presentation, I'll be using San Fernando, Pampanga as my reference. Okay, dahil I think last 3 years may nagpatulong na sa akin para i-transfer yung title na hawak niya sa pangalan niya. So, I just wanna share it to you para yung proseso ng ginawa ko ma-share ko sa inyo kung paano yung proseso na ginawa ko. Then, yung sa presentation na ito pala, is si buyer yung nag-aasikaso mismo nung pagpapatitle. Okay, so if ever na may magre-represent na iba sa inyo, so just prepare yung SPA or yung Special Power of Attorney. Okay, so let's start. So, step number one, punta ka sa BIR District Office kung saan nakalocate yung lote mo, syempre. So, first is you go to ONET Assessment Office sa loob ng BIR District Office. So, give one copy each of the following documents. Notarized Deed of Sale, one original, one photocopy, TCT, one original, one photocopy, and Certificate of No Improvement. Okay, then after that, yung ONET assessment will give you the following forms kailangan mong fill-upan. Checklist of documents, TIN verification sheet, ONET assignment, routing slip, computation slip, BIR form 2000 OT, para yun sa documentary stamp tax. Then yung BIR form number 1706, para yan sa capital gains tax return. Okay? So ito yung mga sample natin. So may checklist of documents, requirements, ONET assignment, okay? Then, TIN verification sheet, very important to. Kasi kahit alam mo na yung TIN number mo, tsaka yung TIN number ng seller, kailangan ma-verify to sa BIR. So, gagamit sila ng computer para i-verify. Kasang problema, palagi silang offline. So, pag hindi siya na-verify sa computer nila, wala. Hindi mag-go yung basta hindi siya mag-go. Okay, yun ang kailangan eh. So, yun. So, sana mabago na yung palaging offline ng BIR. No? Okay. Next. Zonal value printout. Okay. Ito yung mga computation ng CGT tsaka ng documentary stamp. Okay. Dito sa documentary stamp, makita mo 15 for every 1,000 or a fraction thereof. Yung sa capital gains tax, not sure din sa computation nila, no? Pero ang lalabas pa rin dyan is 6%. Okay. Ito naman yung BIR forms. Okay. Kailangan mo fill up ang lahat dyan. Okay. So, step number 2 is punta tayo sa BIR Accredited Agent Banks. Okay. So, sa loob ng BIR, nakalista dyan. Nandyan yung mga photos kung ano yung mga accredited agent banks. So, doon ka lang dapat magbayad. Okay? So, pag nandun ka na, bring the following. BIR form, yung binigay sa inyo ng ONET. Okay? Then, get 2 BTR BIR slip. Okay? Submit to the cashier
and pay the DST and CGT. So, siyempre, dapat may dala ang pera. Then, collect all documents and slips. Okay? Ito yung ano, ito yung isasubmit mo sa kanila. Okay? Okay. Next, step 3. Balik ka sa BIR, District Office. Go to ONET Cashier number 7. So, give the following documents. Checklist of documents. Yung ito rin yung binigay ni ONET. Okay? Basta, fill-upan nyo lang yung kailangan fill-upan. Then, ito naman yung mga forms na meron ka na. Okay? Photocopy ka lang, original. Tapos yung nakuha mo sa bangko, yung BIR form plus yung BTR slip. Ayun, photocopy mo din yun. Okay? So, step number... Ay, dito pa pala. Ano pa pala? Then, ONET Cashier 7, kung saan nagpunta, will give you a claims tab with date of collection. So, pag sinabit mo na yan, babalik ka. Nakalagay doon palagi, ano eh, after 7 days. No? Pero, naka-notice is, kailangan mag-SMS ka muna sa kanila para sigurado na nandun na yung ano mo, yung kinukuha natin yung car eh. Okay. So, yun. PM muna. Then, i-update ka nila kung pwede nang pick up yan. Step number, number 4 yan guys. Pwede natin. 4, okay. Step number 4, balik ka sa BIR District Office. Go to ONET Cashier number 7, give your returns tab, claims tab pala, and Cashier 7 will give you a payment details for certification fee. So, go to BIR Cashier and pay the certification fee and get your receipt. I think that's 100 pesos. Okay. So, then return to ONET Cashier 7. Bigay mo yung resibo na binayaran mo na and collect the following documents. So, ibabalik sa'yo yung BIR form. Okay, then yung TCT, Certificate of No Improvement, Certificate True Copy of Tax Declaration, IDs of Seller and Buyer, Deed of Absolute Sale, Certificate Authorizing Registration or CAR. So, ito yung pinakahihintay natin. So, si CAR. So, ano ba yung CAR? Ito is yung, may sample tayo. Okay, Certificate of Authorizing Registration CAR. So, nakalagay dyan na yung nakalagay yung mga yung binayad mo na ano na CGT tsaka yung DST. So ito yung katibayan na bayad na sila. Okay? Then pwede ka nang mag-move sa next natin na step. Step 5, punta ka ng munisipyo, city municipal, okay? So go to real property tax, land tax verification and assessment department ba yan? At cashier 42. Okay, punta ka sa cashier 42 and pay the transfer tax. So, transfer tax is 0.75% times yung selling price, yung binili mo na lote. Then, keep your transfer tax receipt. So, ito yung sample ng transfer tax receipt natin. Okay? So, yun. 0.75% ng selling price. Yun yung babayaran mo. Then, number 6. Oh, bilis lang, di ba? Number 6 is pupunta ka na sa Land Registration Authority. Yes. Go to Window 4 and give all the documents. Yan. Ito yung mga documents natin. So, every time na meron kang nare-receive na bagong documents, ano ka lang, photocopy ka lang. Okay? So, after that, Land Registration Authority, no? After reviewing your documents, siyempre mag-aantay ka lang siguro mga isang oras, 30 minutes ganyan. So after reviewing yung documents mo, yung window 4 will give you assessment form and payment order. So reviewin mo yung mga dapat mong bayaran at saka yung mga details na may kung yung mga nandoon. Then after reviewing, you can proceed to window 8 cashier for payment. Okay, yung window 8 after payment, Window 8 will give you a claims tab again with date of collection. So, yung date of collection depends siguro, no? So, may weeks lang, may months. So, yun. Okay. Then, after weeks or months of waiting, return to
Land Registration Authority. Go to releasing window to collect your new TCT under your name. Di ba? Super saya mo siguro pag nakuha mo yan, di ba? Kasi pinagpaguran mo yan eh. So, ito pala yung sample ng ano, sample ng yung assessment form and payment order. So, ang inaano ko dito is, I don't know kung yung nilagay nilang fees assessment dito is just fix whatever kung 150 square meter yung lote mo, 200, 300, I don't know. So, please comment below kung mag-iiba ba ito, kung malaki man yung ano yung lote mo or what. Okay, so yan. Ang binayaran niya for 150 square meter is 7,000, almost 7,000. Okay, 7,072 pesos. Okay, then ito yung claims tab mo. Okay. Okay, nandiyan ito yung resibo. Okay, so yan. Yun. Then, okay. Yung iba, kapag nakuha yung title, wala na. Uwi na. Okay, celebrate na. No, dapat punta ka sa munisipyo. Balik ka sa munisipyo. Go to city assessor's office. Fill up the form and request for updated tax declaration of real property under your name. Then, submit it to at window 24. Kasi, pag hindi ka bumalik sa munisipyo, okay, yung tax deck sa munisipyo is nakapangalan pa rin yan sa seller, dun sa dating may-ari. Okay, so dapat, para wala ng hassle, kumpletuhin mo na agad, punta ka na ng munisipyo at ipa-update mo na. Tapos, after nun, yung window 24 will request you to pay the tax declaration fee. Siyempre, hindi naman libre yan, bibigyan kanya ng form, di ba? Then, go to cashier and pay. I think that's 100 pesos or 50 pesos. So, go back to window 24 and collect the tax declaration of real property tax under your name. Okay, nasa pangalan mo na yan, guys. Nasa pangalan mo na. Okay, then go to real property tax, land tax verification and assessment at cashier 38 if you wish to have a copy of real property tax order of payment. Okay, so at least para lang ma-verify mo kung wala talaga utang, tsaka gusto mo din kumuha nitong real property tax order of payment kasi ito is one of the requirements for building permit. So, kung pagkabili mo, gusto mo na magpatayo agad, kukuha ka rin yan. Okay, so step 7 lang tayo, no? Ang bilis lang. So, summary of expenses is yung CGT is 6% times lot selling price or fair market value, whichever is higher. DST is 0.015 times lot selling price. CAR is 100 pesos lang, yung for printing lang siguro to. And transfer tax is 0.75% times lot selling price. Registration is 7,100. This one is for 150 square meter residential lot. I don't know kung mas malaki, tataas pa yung registration. So, nandyan pa yung transportation mo, okay, yung food mo, at saka yung pagod mo. So, all in all, if someone will ask you na siya ang maglalakad, and siningil ka ng, let's say, 50,000 or 40,000, then, kumpitin mo muna yan, yung summary of expenses, iba para at least makita mo kung medyo mataas or tama lang. Siyempre, kahit pa paano naghahanap buhay sila, kikita sila doon. Pero wag naman sobra. So, yun. So, I think that's it. Okay, thank you very, very much guys for your time. Please subscribe to my channel Pinoy Construct Ideas, and please comment below sa mga kung may mga request kayo or opinion or correction sa sinabi ko or sa na-present ko sa inyo, and please click that notification button para naman every time na may bago akong video is ma notify kayo agad. Okay, thank you guys. Keep safe and God bless.